Ang sabi ng isang kasabihan, when a child is born, a mother is born. Isang katotohanan ng kapahayagan na ang isang babae ay magiging ganap na ina kapag ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan ay naipanganak na. Maraming pagbabago ang pagdating ng sanggol na inaabangan ng mag-asawa. Nariyan ang puyat at maraming adjustment sa oras at pag-aalaga sa kanya. Sa kabila ng lahat ng iyon, ay tunay na kagalakan naman ang nadarama ng mag-asawa. Sa lahat ng kinakaharap, ay doon masusubukan kung ang kanilang sinumpaan ay talagang magsasama sa hirap at ginhawa. Ating tunghayan ang iba't ibang karanasan ng mga ina o tinatawag ding ilaw ng tahanan na may pamagat na ang diary ng isang ina. Single mom ako, masama ba? Hindi biro ang mga hirap na pinagdadaanan ng single mom na katulad ko. Sino ba namang babae ang mga ngarap na magkaanak, subalit walang amang kikilalanin anak niya sa paglaki nila? Lahat ata ng babae ay nag-aasam na maikasal. Magkaroon ng kabiyak na masasandalan anuman maging kalagayan sa buhay. Ang kanyang mga anak ay mayroong tatay na matatawag at hindi mabubuli ng sino paman. Simula nang pumutok ang balita na iniwanan ako ng asawa ko, ay kabila-kabila rin ang usapan kung ano ba ang nagawa ko. Ako daw ba ang nagloko? Sino ang may pagkukulang? Si lalaki o si babae? Hirap na hirap ako noon. Hinang-hina ako. Halos mamatay ako sa sobrang sakit. Sa sobrang lungkot, halos wala akong matagpo ang pag-asa. Isang araw, napatingin ako sa anak ko at doon ko naisip na may dahilan ako para mabuhay. Mayroon palang higit na mahalaga na kailangan kong pagtuunan ng pansin, ang aking mga anak. Ang aking mga anak na nagpalakas sa akin, nasaktan ako kapag nabubuli sila. O maging ang kaibigan nila ay nagtatanong, nasaan ang inyong tatay? Araw-araw ay sinisikap kong maibigay ang pangangailangan nila. Pagkain, damit, manggagamit, maging ang baon sa eskwela. Minsan sumasakit ang ulo ko sa kakaisip, paano ko matutunan ang pangailangan nila? Ano ba ang dapat kong gawin para mabuhay na maayos? Mahirap palang maging nanay. Ngunit mas mahirap kung nanay ka na, tatay ka pa. Kailangan kong hatiin ang katawan ko sa dalawa. Okay lang lahat ng pagod. Lahat ng puyat sa trabaho, alam kong pag-uwi ko ng bahay, hindi ako nag-iisa. Alam kong may naghihintay sa akin at sa akin nag-aalala. Sa buhay na ito, batid kong kailangan kong turuan ang aking mga anak na mabuhay na maayos. Kailangan nilang matutunan ang mga gawain bahay upang kung kahit papaano, eh may makatulong ako. Kailangan ko silang disiplinahin upang hindi nila sapitin ang nangyari sa akin. Kailangan ko silang dalhin sa simbahan upang matutunan nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Sapagkat mawala man ako sa bundong ito, kapag nagawa ko ito, para ko na rin naituro sa lahat ang pinakamahalagang bagay sa ikauunlad ng mga anak ko. Mga anak, nais kong malaman nyo na kayo ang inspirasyon ko. Kayo ang nagbigay sa akin ng kahulugan ng buhay. Tumindig sa aking kabiguan at gawin ang tungkulin ng isang ina. Habang buhay ako, magiging ina sa inyo. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay ko, alam kong makakaya ko. At kung kayo naman magkaroon ng problema, tandaan nyo na palagi ako nandito. Handa akong makinig, dumamay sa inyo kahit malalaki na kayo. Kahit matanda na ako, may mami kayo, maaasahan. Hindi ako magpapabaya sa inyo. Hindi ako susuko. Yan ako. Aray, tama na!
Huwag mo akong saktan. Iyan ang sinasabi ko sa tuwing nag-aaway tayo at hindi nagkakaintindihan. Pinagbubuhatan mo ako ng kamay at pinagsasabihan ng kung ano-ano. Minsan pa nga, takbong-takbo ako paalis ng bahay para makalaya ako sa iyo. Pumunta ako sa barangay hall at ang sabi ko, tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Subalit sa tindi siguro ng kahihiyan na inabot natin, muli kang nangako at sinabing mamahalin ako. Masaya naman tayo noong una. Tuwing uuwi ka galing trabaho, may pasalubong kang daladala. Lagi pa nga akong kinikilig sa iyong mga pambubola. Subalit anong nangyari? Bakit sa paglipas ng panahon ay nagbago ka? Unti-unti kang naging siloso at patindi ng patindi ang reaksyon mo kapag nagagalit ka. Ang sabi mo, hindi mo ako sasaktan. Sabi mo, sasamahan mo ako sa lahat ng bagay. Sabi mo, dalawa tayong tutupad sa mga pangarap natin. Nasaan ang pangako mo? Gusto ko magtrabaho, pero ayaw mo. Ayaw mo rin ako magpaganda. Kaya lahat ng ginagawa ko ay patago. Nag-astringent ako ng pasekreto. Humuhugot sa perang ipinapahawak mo ng sandali. At papiso-piso ang kuha ko. Hanggang makaipon at sekretong makabili ng gamit ko. Gusto mo, sa bahay lang ako. Makakalabas ako ng bahay kapag kasama kita. Lahat ng ito ay baliwala sa akin sapagkat may mga anak tayo na tumitingin sa atin. Nahihiya ako sa kanila sa mga pagkakataon na hindi tayo ayos. Natatakot ako na pati sila ay matroma at sa atin ay magtanim sila ng sama ng loob o kaya naman sa paglaki nila ay gayanin tayo. Sa patuloy nating pagsasama ay binalot ako ng matinding takot dahil sa matinding pananakit mo. Takot na takot ako. Paanong hindi? Nakikita kita na naghahasa ka ng mga gulok at kutsilyo. Tuwing galit ka, itatabi mo ito at tatakutin ako na papatayin ako. At pagkatapos, ay ikakabit ako kung kani-kanino. Ano ang ginawa mo sa isip ko? Sa pagkatao ko? Mahalaga ba talaga ako? Gusto ko nang umalis at iwan ka. Minsan nga sinubukan kong umalis talaga. Dahil hindi ko na matiis ang buhay ko sa iyo. Pero lagi ako nagbabalik sa loob ko. Paano ang mga anak ko? Sino ang mag-aalaga at mag-aasikaso? Paano ka? Paano tayo? Lahat iyon sinubukan kong timbangin. Naisip ko, handa ako magsakripisyo. Kahit anong hirap, sakit, pasakit ay babatahin ko. Huwag lang masira ang pamilyang binuo natin. Sapagkat kung pababayaan ko ito, hindi lamang buhay ko ang masisira, kundi pati ang sa mga anak ko. Ayusin natin ang buhay natin. Simple lang naman ang pangarap ko bilang isang ina. Ang magkaroon ng masaya, nagkakaisa, at nagtutulungan pamilya. Araw-araw ay pinagdadasal ko na maging maayos tayo. Huwag mo na rin akong saktan sapagkat batid ko na hindi lang ako ang nasasaktan. Nakikita ko sa mga anak natin ang awa, takot at habag. Alam mo ang pinaka-pinag-aalala ko? Baka magalit rin sila sa'yo. Kaya, tama na. Tama na ang lahat ng ito. Hindi ako masaya. Hindi ito ang pangarap ko.
Trabaho? Kailangan kong magtrabaho para sa pamilya ko. May trabaho naman ang asawa ko, ngunit hindi sapat ang kinikita nito. Alam kong bilang asawa ay kailangan naming magtulungan. Tatlo ang anak namin na kailangan naming bigyan ng maayos na kinabukasan. May bahay na inuupahan, tubig, kuryente, at pagkain na dapat pagkagastosan. Hindi sapat ang perang tinatanggap namin tuwing kinsenas at katapusan. Sinikap kong magbenta ng kung ano-ano, mga gulay, prutas, alahas, at kung ano-ano pa. Pinili kong maging working mom. Iniiwan ko ang aking mga anak sa aking biyanan. Sila muna ang titingin habang ako'y wala. Kung minsan naman ay inuwi ko sila sa aking pamilya. Minsan rin, kung sino-sino na lang ang nag-aalaga sa kanila. Bahala na. Basta ang mahalaga ay kumita at maibigay ang pangangailangan nila. Sa paglaki nila, lumalaki rin ang gastos. Di na sapat ang sahod ko sa opisina. Kahit isama pa kinikita ko sa pagbebenta. Naisip ko tuloy mag-apply sa ibang kumpanya. Sa isang kumpanya na hindi peso ang pera. Sinubukan kong mag-apply sa ibang bansa. Ayon, natanggap naman ako agad dahil maganda raw ang working experience ko. Ang saya ko dahil may achievement ako. Ngunit nalungkot ako. Naiiwan ko ang aking pamilya. Pero dapat kayanin na mawalay sa kanila. Sapagkat nakataya dito ang kinabukasan nila. Sinabi ko sa kanila na mag-aabroad ako. Ayaw nila. Umiiyak sila. Sino daw ang mag-aasikaso sa kanila? Sino daw ang tutulong kapag di na masagutan ang mga assignments nila? Sino ang mag-aalaga at magpapainom ng gamot kapag may sakit sila? Kay daming paliwanag upang maunawaan nila. Dala-dala ko ang bagahe at nasa airport na. Ang daming OFW. Ang daming ina na nasasakripisyo para sa pamilya. Kwentuhan kami. Taga saan ka? Saan ka pupunta? Bakit? Nako, ang rason pare-pareha para sa ikauunlad ng pamilya. Determinado ako sa gagawin ko. Subalit, unti-unti akong nalulungkot habang papasok na ng eroplano. Goodbye, Philippines. See you. After 2 years. Okay pang lahat sa makanyang-kanyang upuan. Subalit nang nag-take off na, doon ko narinig ang iyakan nila. Bakit sila umiiyak? Diba aalis kami para sa pangarap?
para sa aming mga anak. Pero di pala biro ang lungkot. Gabi-gabi panalangin ang aking sandata. Picture ng mga anak ko at asawa ang tinitignan lang. Sila ang daluyan ng lakas ko. Mabuti na lang sa ngayon may Facebook, may video call. Kahit papano, nakikita at nakakumusta ko sila. Kumbaga, ang kulang lang talaga ay ang mahagkan at mayakap sila. Lumipas ang mga panahon, dumaan ang birthday, Pasko, at mahalagang okasyon sa kanila. Walang naghahanda at walang abala para sa kanila. Paano? Alayo ako! Di ko na subaybayan paglaki nila. Hindi kasi sapat ang tawagan at kumustahan lang sa social media. Nakaalalay ang aking panalangin, pagmamahal at pag-asa. Dahil ako'y isang ina na handang magsakripisyo para sa kanila. Pamilya, minsan sa aking pagiging kabataan, ako ay nangarap ng isang magandang pamilya. Pamilyang gusto kong higitan ang pamilyang kinalakihan ko. Sabi ko sa sarili ko, ayoko ng pamilyang nagugutom at salat sa pangangailangan. Mga anak na sakipin dahil na rin sa kakulangan ng sustansya, mga pagkain at bitamina na kailangang inumin. Pamilya na hindi nakakaranas ng pagsasama-sama, bonding o pamamasyal dahil sa kakulangan ng pera, at pamilyang hindi nakakakilala ng Diyos na buhay at tunay na tagapagligtas. Makapangyarihan sa lahat at magbibigay ng lahat ng iyong pangailangan. Pamilya, isang mabuting ina, nanay, mama, o mami, ito ang pinangarap ko, isang full-time mom. Na maligaya sa tapat at loyal, masipag, at syempre, hindi mawawala ang poging asawa. Full-time mom, handa akong iwan ang trabaho, karirma na sinasabi, aking iiwanan para sa aking pangarap na magkaroon ng maganda, masaya, at sama-samang pamilya. Ngayon, isa na akong ina, katulad ng pinangarap ko, may sariling pamilya. Isang ina na maagang bumabangon para sa aking asawa at sa aming mga anak. Pagising sa umaga, nasa isip ko na ang lahat, mga dapat gawin para sa aking asawa at sa aming mga anak. Ipagluto ng masarap na agahan, ipagtimpla ng mainit na kape, at ihain ng simple at masarap na agahan. Pagkakita sa asawa, isang masayang ngiti at matamis na halik pagbati sa isang magandang umaga. Tunay na kay sarap at masaya sa aking puso ang pagiging full-time mom. Naaalagaan ko ang aming mga anak at nasusubaybayan ko ang kanilang paglaki at nakakasabay ko sila sa kanilang pagngiti, pagtawa, at maging kanilang gimmick o nakakahiligang gawin ay aking nararanasan sa piling ng aming mga anak. Full-time mom, nakakapagod pag iyong iisipin dahil walang tigil ang iyong pagkilos, paggawa sa bahay, at higit sa lahat, walang tigil sa pag-aruga at pag-aalaga ng iyong pamilya. Subalit walang makapapantay sa tunay na pag-aruga at pagmamahal ng isang ina sa kanyang pamilya. Tunay na pagpapala ng Diyos ang isang pamilya, kaya patuloy at patuloy kong mamahalin, aalagaan, at pakakaingatan ng aking pamilya. Full-time mom, isa lamang ako sa karamihan na ganito ang sitwasyon. Ako'y maligaya at malakas sa piling ng kanilang pagmamahal. Pagmamahal ng aking asawa,
na haligi ng tahanan. At mga anak naming nagpapangiti at nagbibigay inspirasyon sa bawat hamon na dumarating sa aming buhay. Full-time mom, isang desisyon sa aking buhay at isa kong pinangarap na ngayon ay akin nang nakamtan. Kaya kayong mga anak na naririto at maging ang mga nanonood sa bahay niyo, respeto at pagmamahal ay ialay at ipagkaloob sa mga natatanging nanay niyo.